So, merong video si Sir Gary V na kung saan shinare niya yung kanyang diabetes and yung mga treatment options na ginagawa niya dito. And meron siyang isang gamot na nabanggit na kung saan nagsalba daw ng buhay niya. Panoorin natin yung video and mag-react tayo. Wait, let me just check my sugar, ha? Kasi I think my sugar is kind of... 57. Oh, ang baba. Sorry, yeah, but I'm like that. My sugar begins to affect me. So, medyo mababa po yung value na binanggit ni Sir Gary B, no? Yung gantong sugar value, lalo na kung diabetic. Remember, meron siyang type 1 diabetes. So, medyo alarming po yan. Yeah. I'll take this. Okay, so, since mababa yung sugar sa katawan, kailangan supplyan ng sugar source. So, kumakain siya dito ng cake or pastry para ma-replenish yung nawawalang sugar sa katawan. Okay, so baka narilito po kayo. So bakit po sa mga normal na tao, Doc, hindi naman kami nagkakaroon ng biglang pagbaba ng sugar kahit wala kaming ginagawa, nag-exercise or nagtatrabaho, okay kami, hindi kami nahihilo. So again, sa isang normal na tao, nagpa-function po yung pancreas niyan or yung lapay. So yung lapay yan po yung nagsisikret ng insulin. So Doc, para sa yung insulin? Ang insulin po kasi yan yung susi para makapasok yung sugar sa mga cells mo. Kasi kailangan niya ng susi. Kunyari, kumain ako ng leche flan. So punong-puno yun ng sugar. Makakainin ko yun, matutunaw sa sigmura and then dadaloy na sa dugo. Pero before yun pumasok sa cells ko, sa cell ako, sa muscle, sa liver, kailangan ng insulin bilang susi. So, sa mga pasyente po kasi na merong type 1 diabetes, hindi gumagana yung parte ng pancreas or ng lapay nila na nagsisecrete ng insulin. So, walang susi. Hindi makapasok yung sugar sa mga cells. So, if you wanna know why I'm eating now, take it away. Well, it's just simple. Because you some insulin, you have to... Before, it was worse when he was on the syringe. Because I'm on insulin, which is... Okay. So right now, I think naka-insulin pump na si Sir Gary. Kasi previously, naka-injection pa siya. Since merong type 1 diabetes si Sir Gary, kailangan niya ng insulin pump. Kasi wala siyang insulin eh. Walang gumagawa ng insulin sa katawan niya. So yung insulin pump po, device po yan na nakadikit. Parang naka-tape lang yan. Usually dito sa chan or dito sa thigh. Tapos automatic na po na dinideliver yung insulin depende sa blood sugar ng pasyente. So para hindi magkakaroon ng episodes ng hypoglycemia, yung nangyari sa kanya kanina. Pag hypoglycemia kasi, sobrang baba naman ng sugar sa katawan nila. Now, if you want to, you just have to put 60 grams of, you know, carbohydrates and then it automatically gives a certain number of units based on what he's eating. So automatic na po yung insulin pump kasi nababasa rin nung glucose monitor. Meron siyang continuous glucose monitoring device. Yung diba yung ginanon niya kanina. Tinapat niya dito tapos nabasa. So, kaya niya nalaman na okay, hypoglycemic na ako, mababa na yung sugar ko sa katawan. Kaya na ako nahihilo, sumasakit na yung ulo ko, mga ganun. You can eat grapes, you can eat, but it still doesn't really abuse it. So, that's what you call a hypo. I mean, he's hypoglycemia. So, bakit nagkaroon ng hypoglycemia bigla? Eh, naka-monitor na nga yung glucose, tapos may insulin pump na nga. Di natin masabi, pwedeng nagkaroon siya ng exercise before, or baka yung meal plan ni sir, eh, baka malayo yung interval. Kaya dapat talaga bantay na bantay po yung meal plan, tsaka schedule ng pagkain eh, sa mga pasyenteng may diabetes. A normal level is between, for me, not for everybody, but for me, is between 80 to 140. Ayun, no. And right now, it's at 57. Mm-hmm. And that's not good. Especially then, for the heart. Coma levels are 40. So that's the dangerous level. Kapag severe hypoglycemia, sorry. Kapag severe hypoglycemia, pwede na pong maapekto yung brain. Okay, pwede magkaroon ng comatose, pwede mawala ng malay. Kasi yung brain po natin, very dependent po yan sa glucose. Eh. Saglit lang na mawalan ka ng glucose sa brain mo, pwede na siya magkaroon ng damage. So the hypoglycemia, this is one of the reasons why guys not an international, you know, artist is because almost all his major seizure and hypoattacks have been because of jet lag. So, sinasabi dito na hindi nga siya maka-perform sa ibang bansa kasi tagal ng biyahe. Eh, of course, dapat naka-monitor yung pagkain niya. Mas mabilis siya mapagod kumpara sa mga ibang tao, sa mga mas normal yung pancreas, of course. So, medyo nalilimit yung activity. Okay, mga sintomas po ng hypoglycemia bukod sa nawawala ng energy bigla, sobrang fatigue. Kadalasan yan, sumasakit yung ulo,
Okay, nalalabo yung paningin, pwedeng biglang tumataas yung heart rate, pwedeng biglang naduduwal, or sabihin natin 2 days kang hindi kumakain. Ganyan yung pakiramdam ng hypoglycemia, sakit sa tiyan. Actually, di na nga lang masakit sa tiyan, masakit na sa ulo. Parang na talagang bigla ka ng manlalata. If this is an injection, okay, that's the insulin. So that goes into my body on an hourly basis. Okay, so dyan po papasok ang kahalagahan ng pag-ingat natin sa katawan, no? Kasi may mga pasyente po tulad ni Sir Gary na hindi nagpa-function yung parte ng lapay, wala tuloy siyang insulin. So tayo na mayroong mga insulin, alagaan po natin ang ating lapay. Ang lapay po natin, pancreas natin, sensitive yan sa sigarilyo, okay? Tsaka sa pag-inom ng alak, sa mga alcoholic, tsaka sa mga malakas manigarilyo, madali po sila tamaan ng mga infection or pancreatitis tsaka pancreatic cancer. Siguro dahil hindi ako masyadong kumain kanina. Ayun. Bumaba ng konti. And then now, I'll take something na bring it up to normal. So, yun yung possible reason bakit biglang bumaba yung sugar ni Sir Gary. Kasi mukhang hindi naayos yung previous meal niya. Yun lang naman mga possible causes po. Baka nagkaroon ka ng strenuous physical activity, exercise. Hindi sapat yung naging pagkain mo prior. Or baka sa mga hindi naka-insulin pump, baka hindi ka nakapag-inject ng manual insulin injection. Ano tawag yan, sir? It's an insulin pump. This is the insulin pump. And this one is the constant of CGM. So it's a monitor. In fact, I can actually use this pump that with a meter, but it's a different thing. It's ibang device pa yata. Thing that I have to again. Kasi dati, nung wala pa itong mga devices na to, yun nga, sinasabi ko kanina, mano-manong inject ng insulin dito sa tiyan. Pak! Ganyan. Tapos syempre, babantayan mo pa yung glucose sa dugo. Paano ngayon binabantayan yung glucose sa dugo kung wala yung mga glucose monitor dati? Tusok din dito. Tusok ka dyan, tapos may pambasa. Actually, marami pa rin namang gumagamit ngayon ng mga patients nung device na to, yung glucometer. So, tusok ka dyan, patuloy mo yung dugo, tapos mababasa na nung glucometer. So yun, mano-mano. It's called the Freestyle Libre, which I actually am an endorser of, but this is the Freestyle Libre 2. The Freestyle Libre 3, which will come, I'm sure, in the next few months, it's connected to the phone. Wow. So while I was sleep at night, pag bumaba ang sugar mo, so then she'll wake me up, and then, okay, I'll go take something. Of course, ang ilan sa mga disadvantages nito, medyo mahal. May presyo po yan, kumpara dun sa mga glucometer na manual. Glucagon should be anywhere near Gary. So if my sugar drops and I go into a seizure or I go into an episode and you can't wake me up, you just get that. So, even in my clothes. So di ba he had the 2018? He almost died. Yeah. I mean, but this saved his life. Okay, so pag-usapan natin itong gamot na to. Ito daw yung glucagon. Meron po tayong dalawang hormones, no, na binabanggit. Yung una yung insulin para pumasok yung glucose sa cells para magamit ng katawan natin, ng muscle, ng liver. Itong glucagon, ang function po nito, nilalabas naman niya yung mga stored glucose galing sa liver, galing sa muscles para papunta sa dugo. Parang pabaliktad siya ng action ng insulin. So in times na sobrang baba na talaga ng sugar sa katawan ng patients na may type 1 DM, sabi natin 20 na lang, wala na talaga malay, nagsiseizure na, pwede gumamit ng glucagon. Ang glucagon gagawin niyan, yung liver kasi natin, yung atay natin, tsaka yung mga muscles natin, may mga stored pong glucose, glycogen yung tawag. So yung mga glycogen na yun, lalabas siya sa dugo. Pag lumabas yun sa dugo, magagamit niya yun ng brain. Makakabawi yung brain para maka-absorb siya ng kailangan niyang glucose. Pero for emergency lang to yung mga glucagon. You know, because you're so used to a healthy guy, you forget that he might have an attack. So I told Vina, where's the glucagon? It took 2 minutes for them to get it in the car. But the doctors said that, his doctor said, he should always be around him. Kasi dapat for emergency use po kasi to, pang salba talaga to kapag sobrang hypoglycemic, sobrang baba ng sugar sa dugo. So pwede rin po yan i-reseta sa inyo, no, depende kung gaano kalala or ka-severe yung inyong diabetes. Lalo na kung medyo madalas po yung inyong episodes ng hypoglycemia. Makakatulong po yan para tumaas kahit papaano yung inyong sugar sa dugo. I don't remember this, but I was in the car and before I left the house, they gave me that. So I don't remember going into the car.
I don't remember being in the car, but my driver said I was going through seizures, and the seizures delicado because that means the brain is already being affected. So again, type 1 diabetes, yung lapay, gumagawa ng insulin. Ang insulin, kailangan po yan bilang susi para makapasok yung sugar sa ating mga selula, sa ating mga liver, para magamit ng cells natin. Kung walang insulin, nasa dugo lang siya. Ano nangyayari sa dugo? Pumalo sa kidney, ihi ka ng ihi, lagi kang uhaw, lagi kang pagod, kain ka ng kain, at pwede makasira sa bato at sa mga nerves sa katawan. So bilang solusyon, nagbibigay po kami ng insulin. Since wala kayong insulin sa katawan nyo, para yung mga sugar sa dugo ay magamit ng cells nyo. Sa mga type 1 DM, dapat bantayan kung gaano kadalas yung pagkain, yung meal schedule. Dapat healthy pa rin yung kinakain, okay? Dapat bantay na bantay yung nutrition. Yung schedule ng pag-shot or pag-inject ng insulin, dapat nakabantay. Pati yung levels ng glucose mo sa katawan, dapat nakabantay yan. And of course, pwede naman mag-exercise. Pwede naman magkaroon ng mga strenuous physical activities, basta hindi sobra at akma sa level ng sugar nyo sa dugo. Dok, saan po nakuha ang type 1 diabetes? Again, ito po yung isa sa mga karamdaman na pwedeng mamana. Meron kang genetic defect. Kung silang gene na yun, nag-manifest sa'yo, hindi nagkaroon ka ng type 1 DM. Pwedeng autoimmune. Yung sarili mong katawan, ina-atake yung lapay. By the way, iba po to sa type 2, ha? Kapag type 2, usually sa lifestyle yan. Meron ka namang insulin sa katawan, kaso hindi ma-recognize ng mga cells mo. Kung bagay yung susi, may susi ka, pero hindi gumagana. Dok, paano po makaiwas sa type 1 diabetes? Unfortunately, since ito ay pwedeng mamana, pwedeng environmental, pwedeng autoimmune, wala pong single or nag-iisang paraan para makaiwas dito. Ang maganda lang natin gawin, once na-diagnose po kayo, is i-prevent natin yung mga complications. Prevent natin yung mga sakit sa puso, yan yung mga komplikasyon po nun eh. Pwede ka kasi mabaraan ng ugat sa puso, stroke, pwede masira yung bato. Para po maiwasan itong mga to, dapat po sumusunod sa schedule ng ating insulin injection. Dapat po meron pa rin regular physical activity. Dapat maganda po yung kinakain natin. Damihan ng fiber, gulay, prutas. Siyempre, kung nainigarilyo at alcohol ka, tigilan na po yan. And makakatulong din po kung meron kayong kausap na nutritionist. Kasi kahit papano, mas bilang po and mas specific yung nutrition na nakukuha nyo. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. So Sir Gary V, salamat po sa pag-share ng inyong story. And sana po ay tuloy-tuloy na ang inyong paglakas.